Charot-charot lang. Mayward! Hello po. Welcome to the program. Ito boy. Hello po. Kumusta kayong dalawa? Maligaya po. Maligayang maligaya. Kumusta yung kasal? Walang kasal eh. 21 pa ako. Wala pa. Pero napakaganda nung 2018. Para sa inyong dalawa, ano yung mga hindi nyo malilimutang mga memories ng 2018? O kaya mga achievements, mga events sa inyong buhay? Sige nga. Madami. Katulad? Madami katulad. Tumboy, katulad po nung natapos po na La Luna Sangre, Dotga, yung nagbakasyon, yung sinurpress niya po ako sa Bali, tapos sa London, pumunta po kami dun sa London po, Barrio Fiesta po, nakita po ng mga OFW doon. At yung ikaw ang gusto ko, yung Once Upon a Time. At syempre, yung pinaka-importante po, yung nakabalik po ako dun sa aming lugar, dun sa Camiguin po, sa probinsya namin, November 1 po. Yung sobrang sarap sa pakiramdam na parang, ah, yes, talagang nakaano ako, nakapaghanap ako ng time para sa kanila, tas na-refresh talaga po. Ayun, hanggang sa, isa din sa pinaka-highlights po ay yung pumunta po kami sa Dubai, Arab Fashion Week, at po yung Dubai concert din po. Ayun po. Edward, ikaw. May mention the majority of them, but one of my proudest moments of not just 2018 for me, pero yung buong buhay ko, yung first love po. First love mo si Maymay? Ay, hindi po. First love po yung movie po. Ah, yung movie. Okay. Oh, kasama po si sir. Kasi sabi mo yung sa tanang buhay mo. You know, I'm sorry, Edward. Akala ko. Kasama din po yun. Pero, I'm sorry? Yun na rin yun? Sabi mo? Basta po. Parang dito sa nagsabi, sir eh. Oo naman. Ngayon, di ba? At noon pa. Anyway, so aside from that, first love. And of course, for the first time in a long time, I got to spend a few weeks and a few days, actually a week in December with my whole family. Not just my mom or my sister, but my whole family, the four of us. We got to stay together for a week. So, alam yung feeling na andun lang sila, we don't have to spend time like together or have a dinner. Yung feeling lang na andun sila sa kabilang present. Yung presence nila, it's enough for me. Yun ang best gift that I could have received. Ang nakakatuwa kasi, you talk about highlights of 2018, at bumabalik kayo sa pamilya, Camiguin. Di ba? Iba pa rin talaga, spending time with your family. And family, spending time together. Balikan ko lamang, kasi hindi ko kayo masyado nai-stalk nung mga ilang buwan. Stalk? I'm a good stalker. Okay? Responsible stalker. Because you're one of my favorite love teams. Ano yung sorpresa sa Bali at sa kayong London? Was that part of a honeymoon or? Ay, hindi si sir. I'm sorry. Just go. Napawisan. Ano yun? Yung Bali po. Kasi actually we had a plan. Nagpromise kami kay Ate Tui. Yung kasama namin sa PBB before. Nagpromise kami sa wedding niya na pupunta kami. Oh, okay. Pero nasa US yun. So we had problems with my visa. We ran out of time. So disappointed si May, nag-promise ako na papunta kami sa Six Flags, yung theme parks. Yung mga, ang dami akong nag-promise. Tapos last second, it didn't push through. Kaya ang ginawa namin ng tatay ko, naghanap kami sa online yung mga close to the Philippines na hindi kailangan ng visa. And you kasi found? We found Bali. Bali. So marami kang promises kay May. Pero ano yung promise na tinupad mo noong 2018? I feel na kasi na-promise ako that sa mga interviews din, I've said it proudly. No, I mean, we're not talking about the interviews in the past. Let's talk about now. Okay, so ano yung promise na patuloy mong tinutupad kay Mai? That I'll always protect her from anyone and anything. Protect and? The consequences. So you promise to protect? What else? Care. Care and? Love. Wow. Yung manager namin po, sige. Sige, mag-uusap tayo. 2019, how excited are you? At kung meron kayong isang wish na gustong-gustong matupad ngayong taong ito, ano yan? Ikaw, Mai. Para sa akin po na sana
makapag-spend ako ng time sa pamilya ko sa Japan kasi lagi na lang po sa Camiguin kasi may problema nga pa rin sa visa. Sana nga matuloy na po yun para... What's the problem with your visa in Japan? It's not hard. Siguro yung schedule, ma'am. Okay. No, wala namang personal appearance ang Japan eh. Nag-ano po kami, sir. Ah, talaga? Personal appearance po ako. Ah, okay. Is there? Wala. Sa akin po, bago lang. Walang personal appearance ang Japan sa aking pagkakala. Through agency po. Yes, agency. Yes. Siguro. You should be able to go to Japan. Oo. Kung hindi kakausapin natin yung emperor. Kasi po, tatlo na sila doon. Si kuya, yung bunsong kapatid ko, tapos yung mama ko. Tapos ako na lang yung kulang. Balik, parang sila yung first family ko. Right. Never pa kami nakapag-spend talaga ng time na kami lang. So ngayong 2019, hiling mo sana na magkasama-sama kayo. Ako naman kasi, sabi ko nga, ibabalik ko ang aking leeg ngayong 2019. Ikaw, Edward? Gusto ko patunayin sa mga magulang ko na may oras pa rin ako para sa kanila. Kasi feeling ko ngayon medyo because of work, tapos pag may free time naman, minsan nagbe-video games, tapos tulog lang, kain. Tapos, I don't feel sometimes that I spend enough time. That's right. Or appreciate it. Kasi we always say na, bukas na lang, may oras naman bukas. Tapos, you procrastinate. You procrastinate. Yeah, whatever you can do today, do it now. Because tomorrow is never promised. But I like that. Some people would say, wala namang halaga yung mga New Year's resolutions. And hindi. Ako naniniwala ako kasi ang dami kong mali nung nakaraang taon. And this gives me a chance to have a fresh beginning. Diba? Diba? Yung parang kung ano man ang mapagkakamali ko, kung ano man ang mapagkukulang ko, gagawin ko ngayong taon, pupunuan ko ngayong taon. Pagdating sa pag-ibig, Edward, ano ang babaguhin mo? Ano ang babaguhin mo ngayong 2019 pagdating sa inyong relasyon ni Mai? Honestly, you wouldn't change anything? I wouldn't want to change anything. But do you want to enhance some things? I want to keep heading down that road. You want to keep heading... The last time we talked about relationships dito, meron pa tayong relationship meter. I remember that, di ba? And you said, partners in crime going towards soulmates. Being soulmates. I'm not going to force you now to tell us exactly what your status is. Ang ginawa namin ngayong gabi ay kinausap namin ang ilang mga taong nakakaalam, mga taong close sa inyo, para magbigay sa amin ng ideya kung nasaan kayong dalawa. You guys ready? Tatanungin ko kayo kung ano ang inyong mga comments. Let's go to the first one, please. Panoorin natin. Dati, kapag naghahalutan, may bubugan talaga. Pero ngayon, bubugan na may kasamang pagmamahal. Naku. Sample nga ng bugbugan na may pagmamahal. Paano po ba yun? Hindi ko nga alam eh. Dati daw kasi ang harutan may bugbugan. Ngayon daw may pagmamahal. What does it mean? Hindi ko alam si... Ngayon wala na akong pasa. Wala ka ng pasa. Hindi ka na binubugbog. Kasi so, may parang ganun na. Dati as in... Full punch talaga. Para ano? Parang, mahilig? Sa PBB kasi, mahilig po kasi magsumbag-sumbag. Ay, masuntok-suntok. Tapos okay. Pag nasuntok ko siya, mapasa sa kasi parang kutsilyo to eh. Yung tapos siguro ngayon, parang nakonsensya ako. Gayo to na. Ganda naman. Pakiulit nga yun. Hindi ko nakuha yun eh. Paano? Sige naman. Why? Ay! Isa pa nga. Yung... book, tapos biglang ganun. Sige na, isa na. Yun na nga. Oh. Si Edward naman sinasalubong, di ba? Punta natin yung pangalawa. Si Maymay at saka si Edward. Lagi ko silang kita magka-holding hands. Tsaka nagsasandali sila pag mga nagsaset up. Kaya feeling ko talaga sila na. Patay ka sa akin, Loisa. Okay. Yan, si Loisa nang nagsasabi. Ano ang nais niyong sabihin? Totoo po yung Tito Boy. Kaibigan kasi, di ba, Tito Boy, kapag matalik mong kaibigan, at syempre, soulmate kayo. Di ba kapag soulmate kayo, Tito Boy, pwede feeling na ba? Feeling close naman. Oo, ha. Tapos lagi komportable na kami, Tito Boy. Kulang na lang, Tito Boy, magpalitan yung mukha namin. Ilong. Hindi ko na makuha yung ilong, eh. Okay.
Pero holding hands. Pero nag-holding hands kayo. Ako my best friend. Si Mark is my best friend. Pero hindi kami nag-holding hands. Paano kayo mag- Iba kasi yung best friends sa soulmates. Ah, ibang best friends sa soulmates. Anong pagkakaiba? May connection na parang mahirap i-describe. Sandali, ganito Edward na lang. Paano maghawakan ang best friends? At paano maghawakan ang soulmates para mas maunawaan namin? Ito pa naman yung ito, feeling ko ta. Okay. Personal ko to. I think it's different to mine. Okay. Ito yung best friends. Ah, best friends. Pero, yan. Gusto yung ganun. As in, kasi, di ba pag, ano, wherever you go, that's, minsan medyo kasi malabo hindi, to eh. You don't know, maybe it's just like guiding her, pulling her. Ito talaga yun, calm. You don't have, you can walk slowly like that. So and, that's the way you do it. Opo, lagi. Ah, okay. May nais kang sabi. Parang agree ka o disagree. Hindi kasi, sir. Hindi kasi ako saray sa ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, akin yung kamay mo. Sabi ko, ganyan-ganyan siya pa. Sinasabi niya. Opo, tapos hanggang sa nasanay na ako, sir. Hina, saan tayo? Kasi siyempre maraming male artist doon na dumanan. So, kaya so, ganun na para ipakita para na. Para alam nila. Territorial ka rin, no? Siloso ka. Opo. Sandali ha, sabi niyo soulmates, pag may mga male artists daw na dumadaan para alam nila na, you know, this is my space, this is my territory. Isa po siguro, Sir, minsan kasi yung suot ko, lalo na pag sobrang glam, okay. Ano siya, parang mga ganun na yung mata niya. Kasi protective talaga siya. Stuff. Lalo na din sa pamilya niya, sa ate niya, sa mama niya. Muna natin isali sila. Tayo muna. Okay lang. Siloso talaga. Pero hindi naman kayo nag-aaway. Huling nag-silos si Edward, kanino? Christmas ano po? Special. May pinagsilosan ba? Hindi naman parang silos, parang mag-ingat ka lang. Ah, mag-ingat. Pero hindi may pinag... I mean... Hindi naman... Hindi I don't think there's a really big... Like, occasion. Pero pag... Siyempre, kasi si Maymay, mahilig talaga sa mga dress. Kapag kasi, ano, kapag may guesting, event. Kasi gusto niya diretso na... It's easy to take off, tapos to change, it's easy to change. That's a model. Di ba? Yeah. Di ba sa backstage, during fashion shows, mabilisan. Alam ko yan, kasi ako, itinago ko yung leg ko ngayon. Okay, so you're very protective in that sense. Okay, soulmates. Best friends, soulmates. Ano ang pagkakaiba ng soulmates sa boyfriend-girlfriend? No difference, basta on walang the way. Walang difference. Ay, hindi, basta on sinabi the way. Sinabi mo yun. Parang yun ang next level. Ano ang next level? Yung boyfriend-girlfriend, mas mahalaga ang soul, ha? Diba? Pero kapag soulmate, sir, yun yung hindi mo minamadali. Parang mas gugustuhin yung nakilalanin yung muna yung talaga isa't isa bago kayo pupunta dun sa punto na... I feeling ko na you can't, even through years of experience, you can't reach that level of soulmates. Kasi yung soulmates, ibig sabihin meant to be. Right. So parang you can't... No amount of time can actually make two people soulmates. You're either soulmates or you're not. Diba? And the truth is, you are soulmates. And the truth is, you are boyfriend-girlfriend. Ay, hindi. Sir, iba yun. Soulmates. Teka muna, ha? New Year to. Let's go to the third video. Let's go to the third video. Okay. Yung suit nila, parang pinaparamdam talaga yung sarang single ako. Na parang, ay... Ako na third wheel ata ako dito sa dalawang. Kasi talaga din talaga si Edward. Minsan sa paghahatid, sa mga pagkain, concern siya, sa mga dapat ganito yung kainin mo, dapat healthy food lang. Siya lagi nagpapainom ng tubig sa kanya. Yung ganung level, yung parang, ay, iba na ata to ah. Oh, nanggaling nakipat, di ba? Para daw, ipinararamdam nyo sa kanyang single siya. Ano ang nais niyong sabihin? Kasi siya po talaga lagi ko kasama. Eh, lagi naman po kami magkakasama. Kaya minsan, na-feel niya single siya. At ito pa po, yung IG story pala i-explain ko, naiyak siya talaga. Kasi sa sobrang nagtu-third wheel na siya, mga 2 years na siya nagtu-third wheel sa amin dalawa ni... Or magtu-2 years na magtu-third wheel siya sa amin dalawa ni Edward. Umiyak siya kasi gusto niya din na may partner na daw siya. Ah, okay. Alright. Sabi niya, lagi na lang bang third wheel? May bagong taon na. Bagong taon na. Ayun po. Okay.
Ano ang payo niyo sa kanya pagdating sa pag-ibig? Kung bakit nag-work inyong relasyon bilang girlfriend and boyfriend? Hindi nga, soulmate. Soulmates. Okay. I stand corrected. Soulmates. Ang lagi ko sinasabi sa kanya na kapag pipili ka ng lalaki, yung talagang alam mo siya na talag, yung wala nang etchos-etchos pa. Yung kasi kami mga babae, alam na namin po kung lulukuhin kami. Nasa amin na yon. Paano kung mag-risk kami. Kasi mahilig yung mga babae po sa mga fairy tale story. Kami magpapabago sa mga lalaki. Ganito. Uh-huh. Pero hindi naman mabago yan, sir. Okay. Kung manuloko talaga yan. Kaya sinabi sa kanya, huwag kang magmadali. Darating yung para sa'yo. Tama. Saan ka pinakaswerte kay Edward? Bilang soulmate. Aside po sa mukha niya, sir. Guwapo, no? Guwapo, sir. Gusto ko yun. Okay, aside from that. Ano siya, sir, talagang masunurin sa pamilya niya. Yung talaga importante. Kasi kung paano niya ititreat yung pamilya niya. Yung di, ganun din siya magtitreat sa mahal niya. Tapos sa hesitation. Nanggagaling na sa kanila, ha? Hindi sa akin. Kung paano niya i-cheat ang kanyang pamilya, ganun din ang trato na ibinibigay niya sa mahal niya. Which is Maymay, di ba? Okay. All right. And then, Mai? Isa sa mga gusto ko din sa kanya, kuya. Ay, kuya. Okay na. Parang pinibito. Kala ko lang sabihin mo. Kuya, mas bagets. Kala ko sabihin mo. Pangako, Mai. Itatago ko lang leg ko forever. Okay. Ang gusto ko sa kanya, sir, wala siyang bisyo. Wala. Wala siyang bisyo. Tas matalino talaga siya. Yung tipong kula lang mag-Kuya Kim siya, bakit kaya ganyan yung earth dog? Kasi ganito yan, chuchu. Ba't ganyan yung animals? Chuchu, ganyan siya. Galing. Ayun, may natutulan kami sa isa't isa. Yun yung pinagusto ko. Expressive po siya ako kasi, di ba pag independent po, ayaw mo yung magsalita, gusto mo, inaako mo yung problema. Sa kanya yung natutoy na minsan kailangan mo yung express agad para mawala agad yung bigat, tas hindi nalalaki pa. What do you constantly learn from her? To generalize it all, wisdom, in many different pieces of wisdom. Because that day I thought I was experienced, I knew about life because I had knowledge. Iba yung knowledge sa wisdom. I knew the facts, I knew na if I did this, this would happen. Iba yung wisdom eh. So I needed to learn how to understand people. Tapos, you get that, you learn that with time, but you also learn that if you listen to people who are already experienced. That's true. So, si Maymay, yung dami siyang wisdom. So, yan po. He's also very smart, no? Opo. Galing. Somebody, you're wise and he's very smart. Let's go to the fourth video. Pagdating ng fourth kasal na to. Sorry, it's an edgy story by Maymay. Nung umiyak si Pat kasi nakita niya yung sweetness nila at parang nainggit siya. Kasi wala daw nag-care sa kanya ng ganun. Ako rin actually. Nainggit ako sa closest nila. Sana may mag-care sa akin. Ang cute ni Loro! Ganda niya, no? What would you want to say? I mean, it is a confirmation that you guys are soulmates who are about to get... I'm sorry. Okay. Reaction sa iyong kapatid. Actually, tama naman. So, I think maybe sometimes I should give more attention to my sister too. Oh. Yeah, she just got here to the Philippines. She's staying here at the moment. So, okay. Yun po. Food. Food for thought na lang po. Ano food for thought? Palaisipan, ika nga. Anong reaction mo dun sa sinabi ni... Gaya po na sinabi ko kanina, Tito Boy. Laura, yung... right? Opo. Yeah, yun okay. Po yung talagang umiyak si Pat. Yun po yung kinwento ko kanina. Talagang nalulungkot siya. Wala siyang partner. Kasi feeling niya, wala. Nasaan pa si Pat? Kasi... Okay. Kasi dati po, sir, umabot talaga sa punto yung nagka-boyfriend siya. Lagi ko siyang, huwag na nga yan kasi iyak. Bitawan mo na nga yan hanggang sa na-realize niya. Hanggang sa kaming dalawang single na. Hanggang sa naiwan ko siya nung... Ang sagot ko na first year college ako, ako na naman yung single. Tapos nung wala kami, siya na naman yung meron. Tapos wala. Hanggang sa yun sa kanya, patuloy na single na. Hanggat dumating na naman si... Kami dalawa single, pare soulmate. Di ba? Hanggat dumating sa Edward. Pero ito ang balita. Hindi ho ako hihinto, maniwala ko kayo. May balibalita na si Lola ay boto kay Edward maging boyfriend mo. Hindi lamang soulmate na maging boyfriend mo. Ang tanong ko,
Lahat ba ng sinasabi ng lola ay sinusunod mo? Oo o hindi ang kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Kami nagbabalik po dito sa TWBA. Kasama pa rin po si Mr. and... I'm sorry. Si Maymay at Edward. I was about to say Mr. and Miss. You like it? I like it. Kasi gusto ko yung natuwa sa yung Tyra Banks. Thank you po. Nakikita mo na ang sarili mo. I mean, do you see yourself in that path as a model? Kasi baka mauano ako sir eh. Baka... Laki yung ulo ko. Baka sabihin ko, ganda-ganda ko na. Dito naman ako. Pero parang... Pero may naalala mo? Siguro, you know, mas blessed po. Sa dami mong guestings dito, I've always told you that, di ba, modelo talaga ang... Naalala thank mo? You. Opo. Thank you, I've said that. Iba, ibang dating eh. Thank you po. Oo, plus, you know, when you walked for Fern One sa Dubai, nakaka-proud. Thank you po. Nakaka-proud. Thank you po. Wala ko masabi talaga. Okay. Pinatatagal ko lang ng konti dahil si Lola, napaka-mapagmahal, masunurin na apo. Sabi ng Lola, type daw niya si Edward as not just a soulmate, as a boyfriend. Di umano ha, yan ang aking balita. Ikaw ba yung tipong susuwayin mo ang Lola? Una-una po, explain ko po na yung Lola ko, di ba siya po yung nagpalaki sa amin, sir, kaya sobrang... Tama. Malapit kami at ako yung palagi yung kasama kapag lumamalengke kami, as in sa lahat. Mm. Kaya sobrang kilala namin sa isa. So, high school pala sinasabi niya sa akin, kapag may crush ka, sabihin mo ah, or may manliligaw siya, sabihin mo talaga ako maghusga. Kasi alam ko, kilala ko yung mga lalaki, alam ko yung mga, ano na mga lalaki, yung mga bola-bola nila. Ako, sige mga ganito. Tapos hanggang sinusunod ko, maito siya, ayaw ko yan. Maito kasi mga, may seminarian kasi. Eh, di ba, papapari yun, baka, wala, patay na tayo. Baka ako mapasira ko na, oh, sige, wag na lang po. Hanggang sa umabot sa punto na talaga, yung first love ko, nasuway ko yung lola ko. Sabi ko, ma, ito siya na, hindi ko nakikita, may. Pero, sa ngayon, masasabi ko talaga na, hindi ako boto, ganun-ganun yung lola ko. Okay, mga ganito. Pero yung mama ko, okay lang naman siya. Di ba, pag mama, open right. Man yan. Pero yung lola talaga, malaki yung ano nila sa is... Malawak. Malawak yung ano nila. Mm. Mas wise sila. Tapos hanggang sa... Kapag pala hindi mo sinunod yung mga payo ng lola mo, yung mama mo, o yung parents mo, darating sa punto na ikaw talaga mismo magka-realize na, sana nakinig na lang ako. Para hindi umabot sa punto ganito. Pero ganun pa man, pinapasalamatan ko yun. Then na-realize ko na ngayon, mas maganda na sumunod tayo sa magulang natin dahil sila yung mas nakakaalam at mas nakakaintindi. At sa huli naman, kapag umiyak ka, sila din yung andyan para sa'yo. Having said that, so susundin mo ba ang lola pag na sinasabi niyang boto ako kay Edward bilang isang boyfriend? May, simple lamang yan. Oo, hindi. Explain ko muna. Sige, explain mo. Kasi nouna, yung lola ko, natutuwa talaga siya sa amin ni Dodong. Kasi ito, pumunta kasi sa punto dun sa lolo ko. Kaya unang pagkita pa lang niya, natutuwa na siya. Pero hindi to the point po, sinasabi niya sa akin, pero hindi, ano ha, hindi aabot sa boyfriend. Ma, hindi naman makagusto sa akin yan, no? Ganun-ganun. Mama kasi tawag ko sa lola ko. Right. Hanggang sa umabot sa punto na parang napapansin niya si Dodong na lagi kami magkakasama, komportable na kami. Is that how you call him, Dodong? Opo, Dodong. Cute. Okay, Dodong. Okay. Si Dodong. Tapos sabi niya, may parang nakikita ko, medyo close na kayo. Gayto, kunala to. Si Dodong talaga lumapit sa lola ko. Punta talaga siya, sir. Tapos sabi, ano sabi mo, sir? Hindi sabihin natin ko, anak, komportable tayo. Soulmate na tayo, soulmate. Kasi, nalaman niya pala dito sa kultura ng Pilipino, kapag may gusto kang, magbibigay ka ng effort sa gusto mong babae. You have to go to the family. Oo, pupunta ka sa pamilya mo. Okay. Tapos yun, na-appreciate ko talaga yung kay Dodong, sir, na gagawin niya yun. Kasi ibang lahi po sila, di ba po? Honestly, nung lumapit ka kay Lola, ano ang sinabi mo? Actually, it was one of those things na pagdating ko dun sa room ng lola niya, parang alam niya agad kung ano yung conversation. So what did you say?
And then, so exactly what happened so I can explain it. Okay. I sat down and said, Mama Ludi. Oh, sabi niya, ano? Ano? Tapos I started saying, what I wanted to say is, I care a lot about my mai. So I said I cared a lot, and she said like this. Umiyak na siya. Oh, she started crying, got teary-eyed. Umiyak na siya. Tapos sinabi niya po sa akin na, huwag kayong magmadali. Tapos, okay lang yun, parang nagkakilala pa kami, parang get to know each other po. Mm. Pero, kung sakali man daw aabot kami sa punto yun, yung blessing daw nila Papa Joe, ibibigay niya daw yun kapag aabot kami sa puntong yun. Oh. Ayun. First time po yun, iyak kami ng iyak noon. Ayun po. See, you have been blessed by Lola. Mamaya, bago tayo magtapos, I will bless the two of you. Pero ang sarap pakinggan, di ba? Ako ang na-appreciate ko dito sa kwento ninyo, at sana'y ma-appreciate ng mga kabataan, importante na hindi mo iniiwan ang iyong pamilya. Sa mga desisyon na may kinalaman sa pag-ibig, soulmates, it is important that you involve your family. And thank you for doing it. Di ba? Kaugalian nating Pinoyan na napakahalaga. Let's talk about Fantastica. Junjun and? Maulan. Maulan. Yes. Bakit Maulan ang iyong pangalan dito? Kasi bawal po dito Maulan. Ah, okay. Prinsesa kasi yun. Oh, alright. Maulan so, po. Akala ko talagang sumasayaw ka sa ulan. Maulan lang para safe. Uh-huh, okay. Ay, ako po si Maulan dito, isa po prinsesa. Prinsesa. Asa po prinsesa, marunong akong makipaglaban. Talagang handa akong makipaglaban sa kahit sino man. At kapatid ko po dito si Kisses at si Loisa. Isang prinsesa po din po sila. At si Miss Chocolate. Wala, nakalimutan na. Kapatid mo rin si Chocolate. Siya po si Beauty po. At saka si Beauty. So, okay. Lima kayong magkakapatid. Lahat kayong mga prinsesa. Opo. Apat. So, si Chocolate, prinsesa pa rin. Opo, yung pangalan niya po si Beauty. Ang pangalan niya ay Beauty. Okay. One of the best, di ba? Junjun is? Parang siyang mirror image ni Maulan. As in, siya yung bunso ng pamilya namin. Tapos, mahilig siya sa mga martial arts. So, he loves fighting. So, we get along because of that. Yun ang bonding namin. Our way of spending time with each other. Ang sarap, no? Ano ang pakiramdam na kayo bahagi ng pelikula ni Vice Ganda? Sobrang malaking karangalan po, sir. Sobra. Kasi kami lahat ng pamilya ko nanonood kami ng Showtime kapag MMFF na Miss Vice every December. Hindi naman December, siguro mga January. Kami nanonood talaga kami sa movie ni Miss Vice. Ayun, tas ngayon magiging party na po kami sa movie ni Miss Vice. Dreams come true. Sobra po. As in, bonus. Pasa blessing din. Galing. Bonus. Ayun po. At ano ang pakiramdam ng isang artista na bahagi ng number one film sa Metro Manila Film Festival? As in, actually, kahit nung wala pa ako sa showbiz, nakita ko si Ate Vice sa Showtime. Yung mga posters nila, yung mga posters niya sa MMFF every Christmas. So, masarap talaga sa pakiramdam kasi parang nag full circle na. So, a time where I didn't know anything about this world, it's come full circle and it's connected back to my old memories of the Philippines. So, and can you be luckier, di ba? Wow, napakabait ng Diyos. And you're so blessed. So you have to work harder. You have to be better, not just in work, but to people and to each other. Thank you po. Magpasalamat tayo at imbitahan pa rin natin ang lahat dahil patuloy na palabas ang pelikula. Hello po mga kapamilya. Una-una maraming salamat po sa lahat po nanonood na ng Fantastica. At hanggang ngayon po patuloy at showing pa rin po ang Fantastica. Sabay-sabay po natin tuklasin po ito. Ang mundo ng Fantastica. Edward? Yes guys, kung gusto niyo makitikim at maranasan ng Christmas spirit, this is the movie for you guys. And I know you guys will enjoy it. We're not just inviting you, we're telling you. Please watch the movie. And it's fun. It's really sobra fun. Sobra nakakatawa, sir. Minsan ho, importante talaga na tayo tumatawa sa buhay. Importante na nakaka-relax tayo. And watch this movie with your family. Watch this with friends. And your soulmates. And your soulmates. Diba?
I'm so excited about our fast talk, the post edition. This is the first time I think we're doing this. Na buong-buo talaga. Oh, tatayo dito ba tayo. Oh, siyempre tatayo tayo, di ba? Oo. The fast talk the post edition. Fast talk, iba the post edition. Okay? So, umpisahan natin. Ang gagawin natin, post, huwag kayong bibitaw hanggat hindi namin sinasabi. Okay? Sige po. All right. May, Edward, paano kayo kiligin? Okay. Maraming salamat. Ayaw, ganun na ganun. Ganun ko, nakita ko yun, Edward. Kasi fast talk once, di ba? Fast talk. Na, next. Paano kayo umiyak? Ayan po. Ay, wala pa. Hindi ko pa sinasabing cut eh. Mama mo. Okay. Paano kayo magkulitan? Ganun talaga, no? Yung ganun. Sarangi! Paano, Edward? Paano yan? Pa! Sarangi! Okay. Paano kayo matulog? Okay. Paano kayo magulat? Nagwapo pa rin ni Edward magulat. Paano kayo kapag ihing-ihi na kayo? Teka lang. Ano to, May? Okay. Paano kayo mag-away? Ha? Saray? Kuwang da yan. Ah, chichong wada. Pagata. Kasi nga lang sa'yo. Saray. Paano kayo magbati? Hold it there. Hindi pa tayo nagkaka. Magbati. Okay, thank you. Ano, anong itsura nyo pag pupunta sa party? Ano po? Pag pupunta kayo sa party, ano ang look nyo? Hindi naghahawakan pag pupunta sa party? Ay, ano po? Party doon. Ito po, fun fact lang, si Maymay ayaw niya talaga pag ganito. Ayaw niya? Tapos, I don't know why. Hindi ako sanay. Ito, ganito lang, sir. Ah, okay. Alright. Pagpapunta sa beach. okay, papunta sa simbahan. Tan tan tada. Tan tan tada. You can kiss the bride. You can now kiss the bride. Sarangi. Paano kayo mag-holding hands kapag nasa harap ng fans? Okay. Kapag kasama ang mga magulang. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Ayaw niya. As in, kahit gagawin ko, ganun. As in, ganyan po. Tas... Okay. Talikod. Kapag kayong dalawa lang. Ganyan po. Ah! Para mas ramdam. Okay, ipipinta ang larawan ninyo at ilalagay ito sa National Museum. How would you pose for this portrait? Ganda. Okay, hugis na kumakatawan sa relasyon ninyo ngayon. The shape. Oh, 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 uwi na ako. Maraming salamat. Thank you very much, thank guys. You po. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. I really wish you the best. Thank you po, lahat sana ng best ngayong 2019. Thank you po. I'm just so happy. Just love. Just love. Just love. Okay? And promise to be good to each other. Okay po. Promise to be kind to each other. Importante yun, di ba? And promise to forgive each other always. Totoo yun. Always. Thank you. May mga nagsasabing, kahit pa ulit, always. Always forgive.
Thank you and Happy New Year. Thank you po. Happy New Year po! Fantastic ha! Panoorin po natin, mga kaibigan. Thank you very much. And... bagong taon din tayo. Go ahead. I still have my book, mga kaibigan. Nanay's Gay Boy. This is still available sa outlets po ng National Bookstore nationwide. Dalawang speeches po. Why can't we have a gay president? And a letter I wrote to my mother, Dearest Nanay. Thank you, ABS-CBN Publishing. And the Philippine Women's University, the Philippine Women's University will celebrate its 100 years and grand alumni homecoming will happen February 24 at the Conrad Hotel. If you want to get involved in the centennial celebrations, get in touch with the university. Also, Voice of La Carmela de Baracay, thank you for your friendship. Susan Cobb, Pure Gold, Dr. Steve Marcon, Vi and Jeff of Nang of Jeff and Vi Nang of Astoria Plaza. Maraming salamat sa lahat ng inyong tulong sa amin sa Make Your Nanay Proud Foundation. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Happy New Year. Abundance. Good night.